Para sa ilang nagigipit nating kababayan, pinakamadaling paraan ang pagsangla ng kanilang ATM card. Ayon po yan sa ginawang survey ng Bangko Sentral. At nakatutok si JP Soriano. Sangla ATM daw ang karaniwang takbuhan ni Mang Romy tuwing kakapusin sa pera. Mas mabilis raw kasi ito kung ikukumpara sa pag-loan sa bangko na kailangan pang magpresenta ng requirements at iba pang dokumento. Sa sangla ATM scheme, mismong ATM card mo ang magiging collateral kung saan pumapasok ang sweldo ng mga empleyadong gaya ni Mang Romy. Parang 5-6 din daw kadalasan ang tubo na umaabot ng 10% hanggang 20%. Ang PIN code ng ATM kailangang ibigay sa nagpautang para siya mismo ang magwi-withdraw ng hulog mo tuwing sweldo. Mas madali. Ayun yung tanging paraan para ma-resolve yung pangailangan mo sa pinansyal. Hindi ka ba kinakabahan nung baka mamaya may sumobra sa withdraw nila? Hindi, may binibigyan naman sila ng resibo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi alahas, kundi ATM na raw ang pinakasinasanlang bagay para makautang. Sa ginawang Consumer Financial Survey ng BSP, halos 40% raw ng mga Pilipino ang nagsasanla ng kanilang ATM. Sunod yan ang lupain, appliances at alahas, sasakyan at aning pananim o harvest. Pero ang BSP nagbabala sa pagsangla ng ATM at iba pang pautang na hindi nare-regulate ang pagpapataw ng interes. It's always better na you go doon sa more reliable, safe na at saka yung meron kang sigurado na hindi naman ka maluloko doon sa kung saan ka man mangungutang. Kaya mungkahin nila sa mga mambabatas, pag-aralan kung dapat na bang i-monitor ang mga tinatawag na shadow banking o yung mga pautang na hindi dumaraan sa financial institutions gaya ng mga bangko. We need to bring them into the statistical and analytical net so that appropriate regulatory and supervisory policies can be designed. Lumabas din sa survey na 86% ng mga Pilipino ang hindi nagdedeposito o walang personal savings account sa mga bangko. Kaya gagawa raw ng mga bagong pulisiya ang BSP upang mas mapalapit pa sa publiko ang mga bangko at lehitimong financial institutions. Kabilang narito ang paglalagay ng mga bank agents mula sa bangko upang mas mapabilis ang transaksyon sa mga ito. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.